Maligayang pagbabalik sa Kabanata 36 na pinamagatang unang mga epekto. Pero alam mo ba na noong 1971, isang batang lalaking nagngangalang Roy Babas ang nagsakripisyo ng kanyang buhay upang mailigtas ang 7 tao mula sa pagkalunod matapos ang aksidenteng bumangga ang isang barko sa gilid ng isang pier sa Estancia Port sa Iloilo? Bago ang kanyang kamatayan, sinubukan siyang kumbinsihin ng mga tao na makaalis sa tubig. Ngunit, ang sinagot niya lamang ay, "Boy Scout ako." Di ba? Sinakripisyo niya buhay niya para lang doon sa 7 tao. Ang galing. Balik tayo sa ating talakayan na pinamagatang unang mga epekto. Ang mga makikita pala nating talasalitaan sa kabanatang ito ay ang excomulgado na ang ibig sabihin ay pagkakatiwalag sa simbahan, dalisay na ang ibig sabihin ay puro, tapat, malinis, kondena na ang ibig sabihin ay usigin, isakripisyo na ang ibig sabihin ay ipagpakasakit, mag-abuloy na ang ibig sabihin ay magbigay, magdalang tao na ang ibig sabihin ay magbuntis, mapatahan na ang ibig sabihin ay mapatigil. Balik tayo sa ating talakayan. Naghari ang kalituhan sa bahay ni Kapitan Tiago. Walang ginawa si Maria Clara kundi mag-iiyak. Kahit na anong gawing pag-aliw ni na Tia Isabel at kinakapatid na Anding ay hindi siya mapatahan. Pinagbawalan siya ng kanyang ama makipag-usap kay Ibarra habang hindi binabawi ng mga pari ang pagka-ekskomulgado ng Sabinata dahil sa ginawa niyang pananalakay. Samantala, si Kapitan Tiago, abalang-abala noon sa paghahanda sa kanilang Kapitan General, ay pinatawag sa kumbento. "Anak, ani Tia Isabel na nagpupunas ng pinggan. Huwag ka nang lumuha. Tiyak na babawiin ng mga pari ang pagka-ekskomulgado ni Crisostomo. Susulat na natin ang Santo Papa. Mag-aabuloy tayo ng malaki. Nawalan lang ng malay si Padre Damaso. Hindi siya namatay. Huwag ka nang umiyak. Bulong naman ni Anding. Gagawa ako ng paraang magkausap kayo. Para ano pa ang pagkukumpisal kundi para sa nagkasala. Nagpapatawad ang lahat basta mangumpisal ka lang." Dinagtagal at dumating si Kapitan Tiago. Inipilit nilang basahin sa mukha niyon ang nasa sa loob. Ngunit malungkot ang mukha ng matanda, puwis na pawis. "Ano na nangyari, Santiago?" Buong pananabik na tanong ni Tia Isabel. Bumuntong hininga lamang ang lalaki at nagpahid ng luha. "Utang na loob, magsalita ka naman. Ano nga ang nangyari?" "Gaya ng kinatatakutan ko," walalas ni Kapitan Tiago, "na parang muling magpapaluha. Niuto sa akin ni Padre Damaso na putulin ang relasyon ni Maria Clara at Crisostomo. Huwag ituloy ang kasal kundi ay ikokondena ako sa lupa at langit. Ganyan din ang sinasabi ng lahat, pati na si Padre Sibila. Pagpiniran ko raw ng pintuan ng aking bahay si Ibarra. At may utang ako sa kanyang mahigit na 50,000 piso na kailangan kong bayaran agad kung puputulit ko ang relasyon sa kanya. Ipinaliwanag ko ang gayon, pero ayaw nila akong pakinggan. Alin daw ang gugustuhin kong mawala? Ang 50,000 piso o ang aking buhay at kaluluwa? Oh, San Antonio! Kung alam ko lamang. Nilingon ni Kapitan Tiago ang humihikbing si Maria Clara. "Huwag kang lumuha, anak. Hindi ka katulad ng iyong ina. Hindi siya umiyak kailanman. Maliban na lamang noong nagdadalang tao siya. Sinabi ni Padre Damaso na isa niyang kamag-anak ang kadarating pa lamang mula sa Espanya at dito ka pakakasal." Tinakpan ng dalaga ang kanyang tainga. "Naluloko ka na ba, Santiago?" sigaw ni Tia Isabel na bumanggit ng paikipag-isang dibdib ni Maria Clara sa iba sa ganitong pagkakataon. "Sa palagay mo ba ay para lamang pagpapalit ng damit ng iyong anak ang pagpapalit ng nobyo?" "Yan din ang iniisip ko, Isabel. Mayaman si Don Crisostomo, samantalang ang mga Kastilang ito ay nagpapakasal lamang dahil sa salapi. Pero
Anong gusto mong gawin ko? Nagbabanta. Nagbabanta silang i-ex-kumulgaduhin daw ako. Nasa maluharaw panganib ang aking kaluluwa at katawan. Ang katawan ko, narinig ba ninyo? Pati katawan ko. Pero sa ginagawa mong iyan ay pinahihirapan mo lamang iyong anak. Hindi ba kaibigan mo ang arsobispo? Bakit hindi mo sulatan? Pare rin ang arsobispo. Ginagawa lamang ng arsobispo ang mga bagay na pinabagawa sa kanya ng mga pari. Pero huwag kang umiyak, Maria Clara. Darating ang Kapitan General at makakausapin ka niya. May kitang mapula-pula ang mga mata mo. Naku, akala ko pa naman ay magiging masaya at ang maghapong ito. Kung hindi lamang sa nangyaring iyon ay ako na sana ang pinakamaligayang tao sa mundo. Kaiingitan ako ng lahat. Payapain mo ang iyong loob, anak. Masawing palad ako kaysa sa iyo, ngunit hindi ako umiyak. Makatagpo ka rin ng higit na mabuting nobyo. Pero ako'y mawawala ng 50,000 piso. Oh, berhe ng Antipolo. Kung suswertihin lang sana ako ngayong gabi, nihudyat ng mga kwitis ang mga yabag ng kabayong humihila sa karwahe at ng tugtuging marcharyal ang pagdating ng Kapitan General ng Kapuloang Pilipinas. Patakbong nagkulong sa kanyang silid si Maria Clara, kahabag-habag na dalaga. Saklot naman ng malulupit na kamay ang kanyang puso. Habang napupuno ng mga tao, malakas na sigaw at kalasingan ng mga sable ang kabahayan. Ang kawaawang dalaga ay nakaluhod naman sa harap. Ng larawan ng birhen. Kawangis siya ng isang bulaklak na azucena na ang tangkay ay binakli ng unos. Isang mabuti at matapat na Kristiyano si Maria Clara. Bukod pa sa pagiging mapagmahal na anak, hindi lamang ang ekskomunyon ang kanyang kinatatakutan, kundi pati banta ng mga pari na magpapahamak sa kaligtasan at katahimikan ng ama na kanyang ama kung hindi niya isasakripisyo ang kanyang pag-ibig. Tinangka ng dalaga ang manalangin. Ngunit, sino kaya makagagawa niyon sa mga sandaling tulad ng kanyang kalagayan ngayon? Ang tao ay nananalangin kung may inaasahang pag-asa. Kung wala, ang paghingi ng awa ay mananatiling hinaing na lamang. Diyos ko, himutok ng kanyang puso. Bakit maiwawalay ang isang tao sa ganitong paraan? Bakit kailangang ipagkait sa kanya pagmamahal ng kapwa-tao? Ang kahabag-habag na dalaga na walang kinagis ng ina ay nangahas ngayong idaing ang kanya mga kasawiang likha ng pag-ibig sa dalisay na puso ng ina ng awa. Ang kamahal-mahalang Birhen Maria, nasa ganito siyang kambal-hambal na kalagay nang mapasukan siya ng kanyang tiyahin. Dumating ang ilan niyang kaibigan at nais siyang makausap ng Kapitan General. Pakisabi na po lamang ninyong may sakit ako, pakiusap ni Maria Clara. Patutugtugin lang nila ako ng piano at pakakantahin. Nangako ang iyong ama. Hindi mo sigurong gusto mo pahiya siya, tugon ni Tia Isabel. Bumangon ang dalaga. Tinitigan niya ang kanyang tiyahin. Hinawakan sa kamay at binulungan. Oh, kung mayroon lang ako. Ngunit, sinadya niyang hindi tapusin ang pangungusap. Noon din ay nag-ayos siya. Iyon lamang nilalaman ang kabanatang ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.